Ako si Carlo Angelo Alamares at isa akong biktima ng domestic abuse. Matagal kaming maging girlfriend at boyfriend since college. So first year pa lang naging kami na. Siguro after 2-3 years ng dating namin, relationship, doon na medyo lumabas yung sobrang selos. Kita rin ng mga kaibigan ko yung sa isang boarding house namin, parang kinuwelyo na ako. Tapos talagang nire-wrestling ako, sinasapak ako, binubog ako. Kinukuha yung cellphone ko, parang may gustong palabasin niya. Sobrang selos siguro. At that time, sobrang hiyang-hiya ako dun sa sarili ko. Yun na lang inisip ko. Sabi ko, baka magbago pa. Halimbawa, pag eventually pakasal kami, kasi mahal mo talaga yung tao, so nagpa-plano ko na rin na magpakasal kayo and all. Nung mag-asawa na kayo, magkasama na kami sa bahay, medyo mas tumindi lang yung pag-aaway. Minsan nagtalo kami, sinaksak ako ng ballpen, ay tama dito sa may leeg. Tapos, another time naman, talagang kutsilyo na yung gamit. Buti na kailag ako, butas yung kutsyon. Magaling kang boss. Pauwi mo na ang asawa ko. May one time pa din kasi na tinawagan pa niya yung manager ko sa opisina. Parang, nasa team building kami nun. Parang lumabas after work. Tapos tinawagan niya yung manager ko. Parang, uy, kung magaling kang manager, pauwi mo na yung asawa ko. At may pamilya rin yan. Parang, hindi lang, Carlo, office to. Tapos sabi ng manager ko, pero sabi ko, man, pabayaan niyo lang po, sorry na lang po. Alam niyo, pagpapahiya to that level pa. Alam ng mga magulang ko, alam ng tiyaheng ko, alam ng tropa sa opisina at that time. Ganyan lang, siyempre, lalo sa tropa, pagtatawa na nga, pogi mo kasi, parang ganun yung stigma nga na inaalis na sana. Parang, minsan makakarinig ka na, hiwalayan mo na lang, pero parang, dali lang, baka kaya pang maayos. Polsay din naman kasi ako, at ganun din siya. So may background kami ng konti sa law. So wala rin namang anong batas at that time talaga ang mag-cover sa amin. Kung saan man ako pupunta. Kung sa psychologist man, wala naman din akong pera para magpatingin. O kaya ipasuri kaming dalawa. Diba? Kung ano yung kanino nanggagaling yung problema. Sa police, alam man, ipakulong ko yung asawa ko. By November of 2007, nahuli ko na sa text na, mahal, andito na ako sa kanto. Bilisan mo na, darating na si Carlo. Pagdating sa bahay, naka-makeup siya, tapos natataranta na ang gusto na umulay. Sabi ko, sino to? Sino to kikitain mo? Sinabi niya na, wala yan. Kaya hindi niya nauulitin. Sabi ko, mag-usap tayo. Gusto ko makita yung anak ko. Pagdating ko ng bahay, ang dilim ang kwarto. Nung napwersa kong mabuksan yung kwarto, nanap ko kagad yung anak ko. Pagdating ko dun sa balkon, may lalaking naka-crouch. So, napansin ko na, nakita ako na. Nakita ko rin naman kasi yung driver dati. Ayun na, pinagbugbog ko na. Sa pag-aawat, syempre, nahampas ko rin, nasaktan din siya nung commotion. Dinala kami sa presinto. Sa barangay, sa presinto. Pagdating naman sa presinto, ang problema, sabi sa akin, sir, parang ikaw pa may kaso ng abuse o kaya ng serious physical injury. Ako daw yung may kaso kasi hindi mo naman makasuhan ng adultery. Hindi mo naman na caught in the act, talagang nag-sex sila. Pinatuloy ng asawa ko, so kahit trespassing, hindi mo masabi. Binugbog ko, so ako yung may kaso. Sabi niya, sir, sorry ah, wala kang kasong maisasampa. Ikaw pa yung pwedeng kasuhan in case. Naka-blotter naman yun, pero doon na bumagsak yung buhay ko. Parang, ano bang meron? Bakit ako yung ngayong walang magawa? Doon na yung galit. Sobrang galit na parang, ikaw na yung tinarantado, ikaw na yung inputan sa ulo. Pero parang, pag sinabi niyang, wala naman nangyari, wala naman talagang ginagawa, parang walang naniniwala sa akin tuloy. Doon ako nag-start na mag-research online ng mga men's organization kung kanino ba ako pwedeng lumapit na. Kasi wala rin naman akong pera noon, wala akong abogado. Halos ni lahat niya eh. Physical, verbal, psychological, pati sexual, financial abuse. Ako pa yung nabaliktad. Ang taga niya sinasabi na ano eh, parang,
I go, "Nak, alam mo ba kung bakit kami naghiwalay ng mami mo? Kasi daddy, sinasaktan mo daw siya." Ay ko, gusto ko kausapin si mami mo. Gusto ko makita si mami mo dahil kausapin ko. And huwag na daddy, baka saktan mo na naman. Parang pati yung anak ko, sirang-sira ako. Nasaktan ko man siya siguro, pero yung pang-aawat na sobrang punong-puno ka na. Pero hindi yung araw-araw ako yung... Hindi ganun ang kwento. Yung binakita ang mga bata. Kasi yung pamilya. Makakita ka ng cartoons. Ano iisipin mo lagi yung mga anak? Yes. Hindi mo araw-araw mong dadalhin to sa buong buhay. Ikaw nga, hindi naman ako perfectong asawa. Pero huwag naman nila akong tawagin responsabling ama. Kinonfront ko rin siya lately. Nag-uusap kami tungkol sa kaso at yung pinagdadaanan ko, depression late. Kinausap ko yung first wife ko, meeting kami. Sabi ko, pwede bang aminin mo naman kahit sa ating dalawa lang na ikaw yung nagloko, ikaw yung nananakit? Sabi ko, sobrang broken ako ngayon. Hindi ko alam kung paano magsisimula ulit. Ah, malalim ang hugot nun eh. Usually, mahahanap mo yung kasagutan sa family of origin, sa mga karanasan niya as a child. Kasi, if she comes from a family na yung father, babaero, abusive, at nakita niyang nag-suffer yung mother, dalawang extremes ang reaction nun eh. Either she will end up like her mother na, you know, madaling isubjugate, or she will veer to the other extreme of assuming the persona of the father. When, you know, they're married, that's when her fangs come out and she really inflicts a vindictive act against the husband. Marunong naman akong gumawa kasi ng parang mga vlog at that time. So doon ko na lang nilatag lahat ng cause mga programs ng Tiago Silang, ano ba yung 9262, diniscuss namin doon. Mga ways kung paano rin siya labanan, bakit Tiago Silang, dahil meron tayong Gabriela. Sabi ko, ang counterpart lang naman ng Gabriela, para may name recall din sa tao, Tiago Silang. At humihingi din kami sa vlog ko, nilagay ko na humihingi kami ng paumanhin sa Silang family kung magagamit ko man ang pangalan nila. Pero para sa cause ng mga kalalakihan, siguro maayos din naman tingnan na gamitin din yung pangalan na yun para lang maipakita yung pagkakapantay ng cause na pinaglalaban namin. Nakita ko naman ang mulat pero takot. May acceptance na oo, nangyayari yan, pero takot. They have to come out to the open, accept the fact na they are victims or they are suffering from abuses. Dahil violence is not a gender issue eh. Pag na-accept mo yun sa sarili mo, doon ka magkakaroon ng lakas ng loob para mag-voice out.